Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat dahil mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Si Isaac ay matanda na at halos di na makakita. Kaya pinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ng putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at leeg ni Jacob ay walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac, "Ama," wika niya. "Sino ka ba?" tanong nito. "Ako po si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong iniutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kanin na ninyo nang ako'y mabasbasan pagkatapos. Kadali mo naman, sangka nakahuli nito?"
tanong ni Isaac. Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos, sagot ni Jacob. Nagtanong na muli si Isaac, ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig mo'y parang kay Esau, pabulong na wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo katulad ni Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pa nagtanong, ikaw nga ba si Esau? Ako nga po, tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, kung gayon, akin ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. Halika anak at hagkan mo ako, sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuotan kaya't siya'y binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad, ay samyo ng kabukirang ang Panginoon ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas. Nang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at alak na masasarap. Bayaan ang mga bansa'y paalipin at gumalang. Kilalin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumagalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit yung nagpapala sa iyo ay pagpalain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod. Nang lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ang poon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod. Ang Israel na may bansang hinirang iha at kinupkop. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Aking batid ang poon ay ang Diyos na dakila. Higit siya sa limang Diyos-Diyosang naglipana. Ang anumang hanggad niya sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan, kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Magsitayo na po ang lahat.
Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin ng kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian, at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy, kapwa nagtatagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito kung paano nagtanong ang mga alagad ni Juan Bautista kung bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad at apostol ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. At kung inyo pong mapapansin, ay napakasimple lamang ng tugon ng ating Panginoon. At sinabi niya, dahil kasama pa nila ang lalaking ikinasal. Dahil dito ay ibinahagi ng Panginoon ang isang parabola tungkol sa piging ng kasalan na kung saan ang mga panauhin ay hindi nag-aayuno habang kapiling nila ang lalaking ikinasal. At kapag nakaalis na ang lalaking iyon, ay saka sila maaaring mag-ayuno. Nasasalamin din sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang mensahe ni Propeta Oseas. At ito yung binahagi ko rin kahapon. At ito yung sinasaad. Pagkat pag-ibig ang nais ko, hindi sakripisyo, pagkilala sa Diyos, at hindi ang mga sinunog na handog. Alam po ninyo, napakahalaga ng pag-aayuno dahil ito ay pagsasakripisyo. Subalit, higit na mas mahalaga sa ating pagsasakripisyo ang makilala natin ang ating Panginoon. Mas mahalaga na magkaroon tayo ng tunay na ugnayan sa ating Diyos. Mas mahalaga na madama natin ang kanyang presensya at pagliligtas. Kaya nga tinuturuan tayo ng pag-aayuno ng maraming mabubuting bagay, subalit kung ang pag-aayuno ay ginagawa natin ng hindi tagos sa puso, ito ay nababaliwala. Ito ang kadalasang ginagawa noon ng mga Pariseo. Sila ay nag-aayuno bilang pagtupad sa batas, hindi upang sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya kung sila ay nag-aayuno, gusto nila nakikita sila ng tao upang sila ay
magkaroon ng pansariling papuri at parangal sa gayong paraan. Ang pag-aayunan nila ay ginagawa nila para sa kanilang pansariling karangalan. Ang nais ng Diyos, higit sa lahat, sundin ang kanyang kalooban. Kaya't masasabi natin na ang talinhagang ito ay patungkol sa presensya ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno bilang Mesiyas ng Diyos. At siya po ang isinugo ng ating Ama upang tipunin at pagsamasamahin ang mga tao sa iisang simbahan, ang sambayanan ng Diyos. Kaya naman, patuloy na ipinapaalala sa atin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno na tanging sa Kanya nagmumula ang mga bagong bagay. Ang mga bagay na kinakailangan natin na totoong totoo, talagang talaga dito sa ating buhay. Ang mga bagay na hindi lilipas, kagaya ng pag-ibig, ng pag-asa, at ng pananampalataya. Ito yung mga bagay na madadala natin hanggang sa pag-akyat natin sa kalangitan. Ibig sabihin ito, sa ganitong pamamaraan, inaanyayahan tayo na unahin natin na paglingkuran at mahalin ang Panginoon ng higit sa lahat. Dahil dito, masasabi natin na ang paglilingkod sa Diyos ang siyang dapat pinakahangarin natin sa ating buhay. Ang mahalin siya, ang makilala siya, ang makipag-ugnayan sa Kanya. Bago tayo mag-ayuno, ialay natin ang mga sakripisyong gagawin natin para sa Kanyang lubos na kaluwalhatian at kadakilaan. At naway ang pag-aayuno o pagsasakripisyo natin ay hindi pakitang tao lamang at hindi nakatuon sa ating mga sarili. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, naway sa pagpapatuloy natin ng pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ay mapanibago ang ating mga puso't kaisipan upang tayong lahat maging matapat sa ating paglilingkod at pagsasakripisyo para sa Diyos. At higit sa lahat, upang mas mapalalim natin ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo at mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan sa bawat panalangin at kahilingan ang atin pong itutugon. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos at mga pinuno nito naway makusunod sa bulong ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao na makabagong panahon ang walang kupas na lengguwahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ang ating mga puso naway buksan natin sa makapangyarihang pagliligtas ng Diyos kay Kristo na higit na mas mahalaga kaysa pagsasagawa ng mga sinaunang relihiyosong gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Atin nawang mapagtanto na laging mangyayari ang himala ng pagbabago sa mga nagnanais na makamit ito sa tulong ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Sa mga may sakit, naway maging mga daan ng kalinga ng Diyos sa ating pagpapadama sa kanila ng pag-ibig at malasakit.
Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kami ng pamamaraan upang mamuhay bilang iyong bagong bayan na pinalaya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatin natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikot. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo
na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pinapahalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarama Nazareno, nilulwalhati ka namin.